ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to Bulay Buhay. Ako po si Sister Lisa Ramirez, nakatira po sa Tugatog, Mikawayan, Bulacan, mula po sa parokya ni San Bartolome Apostol, Bikarya ng Mikawayan. Ang akin pong ipagninilay ay mula po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 9 to 11. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang nakaantig sa aking puso ay ang mananatili kayo sa aking pag-ibig. Paano ko ito magagawa? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa aking kapwa. Noong una po ako, bago po ako maging katekista, ako po ay lagi nang isisimba sa aming parokya. Kasama ko ang aking buong pamilya, ang aking ina, ang aking asawa, at ang aking dalawang anak. Lahat po sila ay mayroon tungkulin sa simbahan. Ang aking pong ina ay nasa samahan ng Nazareno. Ang aking pong asawa ay isang lay minister. At ang aking pong dalawang anak ay nasa choir. Ako po ay nagsisimba lamang kasama nila. Dahil po noon ay nagtatrabaho pa ako. Ngayon po nung ako po ay mag-resign na sa aking trabaho, sinabi ko po sa Panginoon, paano po ba ako magiging kapakipakinabang bukod po sa aking mga sa aking pamilyang pinaglilingkuran? Nung sinabi ko po yan sa Panginoon, bigla na lamang po akong tinawag niya. Nung ako po ay nagsimba, kapistahan po ni St. Thomas Aquinas, July 3, 2018. Mayroon pong lumapit sa akin na isa kong guro nung high school. At sinabi niya po sa akin na the world needs you. So sinabi ko po, paano po? Sabi ko ganyan. Sabi niya, gusto mo bang maging katekista? So hindi na po ako nagdalawang isip. Ako po ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Ako po ay sumunod sa tawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. So dahil po doon sa mga bata na yon, naging nung una po naming magkikita sa eskwelahan, ako po ay natuwa dahil po nakikita ko sa mga batang maliliit ang pagmamahal na makita kanila ay natutuwa na sila at naghihintay sila sa iyo sa araw-araw. Yayakapin kanila, kakausapin kanila, madarama mo yung pagmamahal nila. So dati po ang umiikot lang ang mundo ko sa aking pamilya, sa aking mga anak. Nung lumabas po ako ng bahay at nagtuturo na po ako,
Doon po nakita ang aking kapwa. Tulad po ng maliliit na bata. Masaya sila pag nakikita nila ako. At sabik na sabik sila sa mga itinuturo ko na mga kanta, sa mga panalangin na aming itinuturo, at yung mga kwento na kung saan ay ipinapaliwanag ko mabuti sa kanila. Makikita mo sa kanilang mga mata ang saya, at pagka kami ay maghihiwalay na, nalulungkot na sila. So sinasabi ko na lang, bukas babalik ulit ako, magkikita tayo. So araw-araw na yon, nang hindi pa nagkakaroon ng pandemic, naging masaya ang aming samahan ng mga bata. So doon ko napatunayan na hindi lang dapat sa pamilya ko umiikot ang mundo ko, kundi sa aking kapwa-tao rin. Bukod po sa aking kasama sa trabaho, iba pa rin ang nagagawa ng bata. Nagpapaligaya rin po sila sa amin. Kaya po nung biglang nagka-pandemic, nahinto po ang aming pagtuturo. Kapag po ako ay lumalabas, magugulat na lang po ako na, "Hello sister, good morning sister." Magbe-bless po sila sa akin. Natutuwa po ako noon dahil sa pamamagitan ng pagtuturo ko, kahit hindi ko na-memorize yung mga pangalan nila, pag nakita nila ako sa daan, talagang lalapit at lalapit sila sa akin para ako ay kanilang batiin. So doon po nakikita ko ang pagmamahal at kung paano ako sumunod sa utos ng Panginoon, na hindi lang dapat sa pamilya mo ibigay mo ang oras mo at atensyon, kundi sa mga kapwa-tao mo rin na nakapaligid sa iyo. Katulad sa loob ng simbahan, kung nakikita-kita kami mga parishioner, makikita mo yung bonding, yung saya na pagkakasama kayo. So dahil nga po nung araw, trabaho-bahay, simba lang po ako. Pero sa ngayon po, doon ko napatunayan ang pag-ibig ng Diyos ay makikita mo sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng maliit na bata, nakakapagbigay sila ng saya din sa aming mga katikista. Na bukod po sa itinuturo namin sa kanila, ay sila rin po ay nakakatulong din sa amin dahil napapatatag nila kami at nagiging mabuti at maayos ang aming samahan. Sa pamamagitan po nito, kami po ay nakakatulong sa kanila at nakakasunod po kami sa utos ng Panginoon. So, sa pamamagitan po noon, nananatili po ako sa kanyang pag-ibig dahil hindi po kami pwedeng humiwalay sa Panginoon. Hindi po ako pwedeng humiwalay sa Panginoon dahil siya lang po ang magbibigay sa atin ng lakas ng biyaya sa araw-araw. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat.